Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Meron mo tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang mayaman challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino Family Club International. Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. And they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang, yung willingness natin to help yung mahihirap nating mga kababayan, unang-una walang accountability yan. Sino nag-a-account? Paniwala ng NBI, sadyang tinayo ito ngayong halalan para pagkakitaan. Meron silang intention not to win but to gain, to achieve financial gain. Purpose nun is to support his candidacy. Ipapakit na nila. Pero ayon sa abogado ni Marcos, wala silang kinalaman sa Naturang Foundation. Itinayo raw ito ng supporters ni Marcos, lalo't mahigit 1 milyon sila sa social media. Kung merong reklamo ang SEC o kung sino man na individual, bigyan dapat kami ng pagkakataong sumagot. Kasi kahit sino pwede mag-akusa, syempre may right pa rin ang aking kliyente sa due process. Sa social media posts ng foundation, itinanggi nilang isa silang scam. Depensa ng kampo ni Marcos, hindi rin daw nila ginagamit ang halalan para kumita. Gusto din nilang tumulong sa mga kababayan natin, lalo na nung pandemya. So, sa ngalan ni Francis Leo Marcos, maraming tumutugon dito sa Mayaman Challenge at nagbibigay din sila ng mga bigas, ng kung ano-anong mga gamit sa mga kababayan natin. Patuloy ang investigasyon sa kaso. Pero abiso ng NBI, huwag basta-basta mag-donate ng pera sa mga foundation o organisasyon kung hindi ito rehistrado at walang sistema para malaman kung saan napupunta ang pondo. Nico Bawa, ABS-CBN News.